Isang magandang araw po sa lahat, Grade 9 students. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano sasagutan ang inyong mga Module 1. So, tandaan po na sa Module 1 natin, ito po ay may pamagat na layunin ng lipunan, kabutihang panlahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at sana po lahat kayo ay handa na upang sagutan ang inyong Module 1. Tama ba? Handa na po bang lahat? Dahil dyan, halina kayo at kunin ninyo ang inyong mga kagamitan. Ihanda ang mga sumusunod bago magsimula ang pagsagot ng inyong learning module. Una, kinakailangan na ma-download mo ang self-learning module ESP9. Makikita po ang ESP learning natin sa mga ipinasang files or link ng inyong ESP teacher. Kung wala naman po, maaari po kayong humingi ng kopya sa paaralan ng Baysa High School. Pumunta lamang po sa nasabing schedule. Ikalawa, kinakailangan mong ihanda ang iyong sagutang papel. Dito mo ilalagay ang iyong mga gawain pati na ang iyong mga pagsusulit. Pangatlo, of course, kinakailangan mo ng mga panulat. Upang hindi po maantala ang iyong pagsagot, kinakailangang meron ka ng nakahanda nito bago pa man magsimula ang ating gawain. Pang-apat, maaari ding maghanda ng mga pangkulay upang mas lalong maging malikhain ang iyong mga gawa. Ito po ay makakatulong upang mas maging maayos at kaaya-aya ang iyong mga ipapasang gawain. At ang panghuli, of course, kinakailangang ihanda ang iyong sarili. Dahil ito po ang pinakamahalaga sa lahat, kinakailangan handa ang loob, handa ang sarili upang masagutan ng wasto ang ating self-learning module. Ano ba ang mga dapat na inaasahan mo sa ating aralin ngayon? Sa pamamagitan ng aralin na ito, inaasahan na maipamamalas mo ang pag-unawa sa lipunan at layunin nito ang kabutihang panlahat. So bago po ninyo sagutan to, make sure na kayo po ay nakadalo sa ating talakayan sa ating asynchronous video lessons. Kung hindi pa po, maaari po ninyong balikan ang ating link na sa inyong GC upang panoorin ang ating video lesson tungkol sa lipunan at ang layunin nito, ang kabutihang panlahat. Okay. Ang mga inaasahan ay natukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat. Nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan at napangangatwiranan na ang pagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng moral na pagpapahalaga ay mga pwersang magpapatatag sa lipunan. At ang panghuling ating inaasahan sa araling ito ay na isasagawa ang isang proyekto na makakatulong sa isang pamayanan o sektor ng pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural at pangkapayapaan. Sa gawain natin ito, ang uunahin nating tatapusin ay ang naunang tatlong tunguhin. Para sa ating panghuling tunguhin, ang pagsasagawa ng proyekto, ito po ay ipapaliwanag sa susunod na video. Okay, ang nakikita po ninyo sa inyong screen ngayon po ay ang halimbawa o format ng ating sagutang papel. Ito po ang inyong isusulat sa inyong mga papel upang mas masunod po natin at mas lalo po natin mapabilis po ang ating pagwawasto sa inyong mga gawain. Kinakailangan lamang tandaan na sa unang bahagi ng inyong mga papel, kinakailangang palaging isulat ang pamagat, ang module sa edukasyon sa pagpapakatao 9, unang markahan, week 1, week 2, or ang una at ikalawang linggo, at ang ating pamagat na aralin 1, layunin ng lipunan, kabutihang panlahat. Huwag po ninyong kakalimutang isulat yan sa lahat ng bahagi ng inyong papel na magagamit sa pagsasagot ng ating module 1. And also, huwag din pong kalimutan na sulatan ng pangalan ng guro, baitang at pangkat. Sa ating self-learning module, kinakailangan na
lahat ng bahagi ay kinakailangan mong masagutan mula sa paunang pagsubok, gawain, mga tanong, gawain 2, gawain 3 at ang kanyang mga tanong, pati na ang pag-alam sa natutunan. Napakahalaga din na dapat masagutan mo ang pangwakas na pagsusulit at ang iyong graded recitation na pagninilay. Lahat pong ito ay kinakailangang makita sa inyong sagutang papel. At ang pinakahuling bahagi po sa pagninilay ay kinakailangan na meron pong pirma at meron pong komento ng inyong mga magulang o ng inyong mga kasama sa bahay upang mas lalo po nating mapalawak ang pagtutulungan sa tahanan. Para po sa paunang pagsubok, kinakailangang basahin mo at unawaing mabuti ang bawat item. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Ito po ay answer only. Huwag niyo na pong kopyahin lahat. Huwag na huwag rin po ninyong hulaan. Ang ikalawa ninyong gagawin ay ang gawain 1. Sa gawain 1, kayo ay ginagabayan ng ating rubric sa pagwawasto. Tignan muna ninyo at basahin ng mabuti ang ating rubric sa pagwawasto upang alam ninyo kung paano isusulat o gagawin ang inyong mga gawain. Una, kinakailangan angkop ang inyong sagot doon sa konsepto na tinatanong ng ating gawain. So kung ang sinabi ng gawain ay isang pamayanan na iyong pangarap, ilalagay natin kinakailangan ito ay angkop sa ating konsepto na pangarap na pamayanan. Kinakailangan ding may mahusay na paglalapat na ipaliwanag o na ipakita ng mahusay ang iyong mga sagot. So pag halimbawa, kung ang pinili mo ay isang awit o isang tula o isang kwento o isang guhit, ito po ay maayos na nailalapat sa inyong sagutang papel. At panghuli ay naipapaliwanag ng mabuti ang mga kasagutan sa inyong mga tanong. So ito po ay merong puntos na 100 points. Nandito po ang mga halimbawang sagot ng ating gawain 1. Ipapakita ko po sa inyo pero hindi nyo po ito kinakailangan kopyahin. Mag-isip po ng mabuti at gamitin at gawin po ang inyong mga sariling opinion. So sa panuto ng ating gawain 1, bumuo ng isang pamayanan na iyong pangarap sa pamamagitan ng alinman sa sumusunod na malikhaing paggawa. So marami pong uri na malikhaing paggawa ang maaari mong pagpilian. Okay? So una, maaari kang gumupit ng larawan. Okay? So maaari mong ilapat ang iyong pamayanang pangarap o ang iyong pangarap na pamayanan sa pamamagitan ng paggupit ng larawan mula sa dyaryo o magazine. O kung hindi naman, maaaring iguhit, no? Iguhit ang iyong pangarap na pamayanan. Kung hindi naman po, maaari mo itong ipaliwanag sa pamamagitan ng awit o tula o isang kwento. So meron po kayong 5 uri ng malikhaing paggawa na pwede pong pagpilian upang mailapat ang ating konsepto sa gawain 1. Okay, uulitin ko. Pwede po kayong gumamit ng mga larawan na ginupit mula sa dyaryo o magazine. Or maaari din kayong mag-print kung meron po kayong printer sa bahay. Okay? Kung hindi nyo naman po gusto yun, maaari kayong mag-drawing ng inyong sarili. Or maaari kayong gumawa ng isang awit o gumawa ng isang tula o gumawa ng isang kwento upang ipaliwanag o ibahagi ano yung iyong pangarap na pamayanan na nais mong tirahan o ninanais mong makamit. So narito ang mga halimbawa. No? Ito po ay gawa ng dating mga mag-aaral. Napili niya ang pagguhit ng kanyang pangarap na pamayanan. So ipinapakita niya sa kanyang larawan ang matalinong pag-iisip tungkol sa kanyang mga ninanais na makita sa kanyang pangarap na pamayanan. So merong pagkakaisa, nandoon ang pagkakaunawaan, iba't ibang uri man o antas ng lipunan ay may pagkakaisa, malinis, mapayapa at hindi at walang polusyon. So ito po ang kanyang
Ito po ang kanyang nakikitang pangarap na pamayanan niya sa hinaharap o nais niyang makamit. Ngayon, ikaw, ano ang mukha, ano ang itsura ng pangarap na pamayanan na nais mong makamit balang araw? Okay? So, ang ginamit po niya dito ay guhit, no? Iginuhit niya ang kanyang pangarap na pamayanan. Dito naman, ang ginawa naman niya ay nag-print siya mula sa internet na kanyang pangarap na pamayanan. So, pwede rin po yun, no? At ito naman po, ang ginawa naman po niya ay gumawa siya ng isang tula para ipaliwanag ang kanyang para ipakita o ilahad ang kanyang pangarap na pamayanan. So, maraming klase, no? Ng malikhaing paggawa ang pwede mong gawin. Ang mahalaga ay nagawa mo ang mga bagay na nasa rubric. At mahalaga, kailangang masagutan mo ng tama ang mga tanong. Huwag po ninyong sagutan ng isang salita o iwasan po ninyong sagutan ng mga tanong sa pamamagitan ng isang tanong, isang sagot. No? Kinakailangan pa rin pong ipaliwanag at pangatwiranan ng inyong mga sagot. Okay? So, para sa inyo, ano ang pangarap mong pamayanan? Ilalagay mo ang iyong pangarap na pamayanan at ipapaliwanag mo bakit yun ang napili mong pamayanan sa hinaharap. Bakit mahalagang tayo ay magkaroon ng pangarap na pamayanan? Sasagutan po ninyo yan. And then, ipapaliwanag nyo sa pamamagitan ng pangangatwiran at pagbibigay ng mga halimbawa dito. So, yun po ang ating gawain one. Okay, uulitin ko po, pumili lamang ng isa mula sa malikhaing gawain. Pwedeng gumupit ng dyaryo, pwedeng gumuhit, pwedeng gumawa ng awit, pwedeng gumawa ng kwento, o pwedeng gumawa ng tula. Mula dun sa lima, pumili ka ng isa lamang upang iyong ilahad ang konsepto ng pangarap mong pamayanan. Para naman sa ikatlong gawain, no? Or para naman sa gawain number 2, ito po ay reading comprehension. So, basahin ng mabuti ang ating panuto. Basahin at unawain ang maikling kwento tungkol sa ang modelong pamayanan ni Helen Diaz. At pagkatapos ay sagutan ang mga tanong tungkol dito. So, kinakailangan pong basahin ninyo ng mabuti yan, no? At kinakailangan isa-isahin po ninyo upang mas lalo po ninyong maunawaan yung mga tanong sa ating makatanungan sa ibaba. So, narito po ang halimbawa ng mga tanong, no? At ang mga sagot. So, make sure kung maikli lamang po ang iyong sagot, lagyan po natin ito ng mga disenyo upang mas magmukhang ka na lagyan po natin ito ng mga disenyo o linisin po natin ang ating mga sulat kamay upang kaaya-aya naman sa paningin ng iba, no? Lalo na po sa teacher upang hindi po siya mahirapan magwasto ng inyong mga sagot. Para naman sa gawain 3, ito po ay isang uri ng laro kung saan ay bubuuin mo ang mga jumbled letters. So, andito po ang mga jumbled letters at yung mga kahulugan ng salitang ito. So, ang gagawin nyo lamang po ay isusulat sa inyong papel ang tamang salita na naandito sa inyong gawain. Okay? So, lima po yan. Pagkatapos po, ay sasagutan ninyo at ipapaliwanag ang mga tanong. Iwasan po na magbigay ng sagot na isang salita lamang. Gamitin gabay ang kasalukuyang sitwasyon ng ating lipunan at ilagay ang iyong sarili sa sitwasyon kung saan ang mga tao ay hindi sumusunod, no, sa kanilang tungkulin at sa batas. At ano sa tingin mo ang magiging kahihinatnan ng ating lipunan kung hindi sila tumutupad o hindi sila sumusunod sa tungkulin ng sitwasyon, sa tungkulin nila sa ating institusyon? So, yun po yung inyong ipapaliwanag dito, ha? Kailangan po may paliwanag. Huwag lang po isang salita. At para naman po sa pag-alam sa natutunan, ito po ay ang generalization. Okay? So,
Natapos natin ang ating video lesson, natapos natin ang tatlong gawain, ngayon susukatin naman natin yung inyong mga natutunan. So matapos mong malaman ang layunin ng lipunan, di ba? Ang layunin ng lipunan ay kabutihang panlahat. Bilang isang kabataan, ikaw, bilang isang kabataan, paano mo gagampanan ang pagpapalaganap ng kabutihang panlahat? Isulat mo ang mga sagot mo sa iyong sagutang papel. So dito sa baba, kung makikita po ninyo, meron po tayo ditong tatlong situation, no? Tatlong sitwasyon na talagang madalas nakikita sa lipunan natin. So basahin po ninyo yung mga sitwasyon and then ilagay mo ang sarili mo dito sa sitwasyon na ito, no? So halimbawa, no? Number one, halimbawa dito, habang ikaw ay namimili sa palengke, nakita mo na may nag-uumit o nagnanakaw ng paninda. So, ikaw, ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon. Kung ikaw ang kung ikaw ay naglalakad sa palengke at nakita mo yung isang bata o nakita mo yung isang matanda na nagnanakaw sa paninda at sa pera ng isang ale, ano ang gagawin mo? No? Ano ang gagawin mo upang mapalaganap ang kabutihang panlahat? So isusulat mo dito ng maayos ang iyong gagawin doon sa sitwasyon na nakalagay dito sa ating module. Okay? Isipin ng mabuti at unawain ng maayos kung paano mo ito tutugunan nang hindi nawawala ang kabutihang panlahat. So tatlo po yan, kaya tatlo din po ang sagot na inyong ilalagay. Madalas ay umaga ka na kung umuwi mula sa mga kaibigan mo, kaya't laging nagagalit ang iyong mga magulang. So ano ang gagawin mo? Ilagay mo sa sarili mo kung ikaw yung taong yan, no? Gabi ka na umuwi, minsan madaling araw na, hindi kaya umagang umaga na, kaya yung nanay at tatay mo laging nagagalit sa'yo. No, ano ang gagawin mo upang mapalaganap ang kabutihang panlahat? So ilalagay mo dito isa-isa. And then, kung halimbawa may sitwasyon na nagkaroon ng eleksyon sa paaralan, no? Butuhan ng sangguniang kabataan or ng SK, no? Or pwede rin itong applicable to sa ating barangay, pwede rin sa ating paaralan, no? Sa SSG. So, halimbawa, tumakbo ang iyong kaklase na si Pedro sa posisyon. Ngunit, kilala mo siyang nangungutang. Ngunit, hindi siya nagbabayad at bully pa siya sa inyong paaralan. Nilapitan ka ni Pedro at sinabi niyang, aasahan ko ang boto mo, friend. Ano ang gagawin mo? Ano ang isasagot mo at ikikilos mo upang mapalaganap pa rin ang kabutihang panlahat? So yan po ay sasagutan din po ninyo yan ng maayos sa inyong papel. So you have to make sure na nilagyan po ninyo ng malikhaing paggawa. Okay, naunawaan po ba? Magaling. Now, para sa ating pangwakas na pagsusulit, okay, kinakailangan dito answer only. So basahin ng maayos, basahin at unawaing mabuti ang mga item at piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. So huwag niyo rin po itong hulaan, no? Kailangan dito perfect din yung score mo. Bakit? Kasi kung 1 lang ang score mo dito, babalikan natin yung aralin natin. Hindi tayo pupunta sa module 2 hangga't hindi po ninyo ito nauunawaan. Maliwanag po ba? Mahusay. At para naman sa pagninilay, take note class, ang pagninilay ay magsisilbing iyong graded recitation. So ito po yung recitation ninyo, no? Meron din po itong separate na attendance. So you have to make sure na nasagutan po ninyo ito sa separate na paper. Huwag po ninyong pagdikit-dikitin ang mga papel ninyo sa isang pilas lang ng papel, no? At pinagdikit-dikit nyo yung mga sagot nyo, pinagdugtong-dugtong nyo hanggang sa hindi na mabasa ng teacher. So make sure na ang pagninilay na ito ay bibigyan ninyo ng malaking pagpapahalaga. Okay? So maaaring ang pagsagot mo dito ay in a form of essay o hindi kaya in a form of journal writing. Basta wag po ninyong kakalimutan yung salitang pagninilay.
Okay? Pwedeng hindi nyo nakopyahin yung tanong, pwedeng kopyahin ang tanong. Depende po sa inyong nais na gawin. Paano ninyo ito sasagutan ang pagninilay. Basta, ang pinakamahalaga ay sinagutan mo. Okay? So, isusulat mo ang iyong reflection, ang iyong pagninilay, ang iyong recitation sa pamamagitan ng pagsagot. So, dito sa bawat palaso, meron po yung mga tanong at sasagutan po ninyo ang bawat isa. Maliwanag po ba? Mahusay. Huwag po kayong magsasagot ng isang salita lamang. Kinakailangan na naipaliwanag mo at naipakita mo ang iyong pagkaunawa sa aralin dito sa ating pagninilay. Maliwanag po ba? Mahusay. So, yun po ang mga gawain at mga pagsusulit na kailangan ninyong sagutan sa ating Module 1. So, ang deadline po ng submission natin ay sa September 30, 2021. Yan po ay Thursday. Ang pinakaunang araw na maaari ng tumanggap ng mga answer sheets sa mga natapos na ay magsisimula sa September 23, 2021. Yan po ay sa susunod na Thursday o Webes. So lahat po ng matatapos, itabi lang po ninyo muna yan at hintayin po natin ang September 23. Ngayon, ang pinaka-deadline po ng submission natin ay sa September 30, 2021. So, wag po kayong mai-stress or madedepress dahil napakahaba pa po ng panahon na pwede ninyong sagutan ang inyong mga module. Iwasan po ninyo ang magmadali. Iwasan din naman ang hindi pagsasagot ng mga modules on time. So, you have to set your priority. You have to set a time management para po hindi kayo mahirapan sa pagsagot at pagpasa ng inyong mga module.